Batang lalaki patay matapos mahulog sa ilog sa Quezon City. Nakita sa San Juan ang labi ni Alden Sherman, edad 5. Sabi na kanyang ina, nagpaalam kahapon ang bata na maniligo sa ulan kasama ang isang kalaro. Nagpunta raw ang dalawa sa isang bakanteng bahay sa tabing ilog. Pero lumusot daw ang biktima sa yero at tinangay nang rumaragas ang ilog. Dalawang Chino at isang Pilipinong miyembro umano ng kidnap for ransom group nalambat sa Pasay. Dalawa pang kasamahan nila ang nakatakas at pinutugis. Nasagip din ang dalawang biktimang Chinese nationals. Sabi ng mga otoridad, nagdemand ang mga suspect ng 400,000 pesos na ransom na binayaran ng mga kaanak. Itinanggi ng dalawang Chinong suspect ang krimen. Tikom naman ang Pilipinong suspect. Pero lumalabas na ang mga biktima. Ibinenta sa kanila ng mga unang dumukot sa kanila noong August 23 sa Las Piñas. Nagpanggap ang mga salary na employer para sa ina-apply ang trabaho online. Nilimas ang pera ng mga biktima na katumbas ng 11 million pesos. Mahigit 400 pamilya inilikas dahil sa bakbakan ng militar at mga miyembro ng Daulah Islamiyah Maute Group sa Lanao del Norte. Ilang mga kagamitan, pagkain at improvised bombs ang nasamsa mula sa mga bandido. Ayon sa militar, August 14 pa nagsimula ang enkwentro. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.